Panginoon, salamat po sa umagang ito, sa inyong pagbibigay ng isang magandang araw sa amin, at salamat sa pagbibigay niyo po sa amin ng kusang loob na pumunta dito at upang makinig ng salita ng Panginoon at makaroon ng banal na fellowship sa pangalan ng Panginoon. Samahan niyo po kami sa oras na ito at hawakan niyo po ang aming puso at isipan at dalhin niyo po kami sa mas malalim na pakaunawa ng kalooban ng Panginoon. Alam po namin na maraming kulang sa aming pamumuhay Kristiyano, sa aming pananampalataya, at sa aming tungkulin sa bilang isang anak ng Diyos. Lagi po kaming natitisot, bumabagsak, at nabubuar sa daming mga pagsubok at pagturusa sa mundong ito. Ganun pa man, Panginoon, bumabalik po kami sa inyong harapan na umaasa sa inyong kahabagan at pagpanubay at paggabay sa amin. Pagkalooban niyo po kami ng kalakasan at pusong tapat sa inyong harapan. At gamitin niyo po kaming lahat para sa inyong dakilang kalooban na ipahayag ang Ebanghelyo sa mga maraming kaluluwa sa paligid po namin. Lalo na po sa itong panahon, nakikita po namin, Panginoon, ang tanda ng inyong pagbalik sa mundo ito. At maiksi lamang po ang natitirang panahon para sa amin. Gisingin niyo po ang aming pusong natutulog at bigyan niyo po kami ng panibagong puso na makapaglingkod po sa inyo lamang at maghahanap ng mga kaluluwa na naghihintay ng itong Ebanghelyo. Nawa wala po kaming anumang hindi po kami mapapahiya sa inyong second coming. Nawa sasabihan po kami ng Panginoon na ikaw ay mabuting lingkod at tatanggap nawa kami ng gantimpala sa inyong kaharian. Mabula sa simula hanggang sa katapusan ng itong gawain, kayo lamang po ang gumabay sa bawat isa sa amin. Ito po yung aming panalangin sa pangalan ng Panginoon, Hesu Kristo. Amen. Buksan po natin ang ating mga Biblia, Mateo chapter 13. Mateo chapter 13, verse 11. Babasahin ko po. Sumagot siya at sinabi sa kanila, sapagkat sa inyo ipinakaloob na malaman ang mga hiwaga ng kaharian ng langit, ngunit hindi ipinakaloob sa kanila. Verse 12, sapagkat sino mang meron ay lalong bibigyan at makakaroon siya ng kasaganaan, unit sino man wala, pati ang nasa kanya ay kukunin. Dahil dito ay nagsasalita ako sa kanila sa pamamagitan ng mga talinghaga, sapagkat sa kanilang pagtingin ay hindi sila nakakakita. At sa kanilang pagkikinig, hindi sila nakakarinig. At hindi
sila nakaunawa. Natutupad nga sa kanila ang propesya ni Isaiah na nagsasabi, sa pagkikinig kayo'y makakarinig, unit kailan may hindi makakaunawa. Sa pagtingin kayo titingin, unit kailan may hindi makakabatid. Sapagkat naging manhit na ang puso ng bayang ito at mahirap nang makarinig ang kanilang mga tinga at ipinikit nila ang kanilang mga mata, baka ang kanilang mga mata ay makakita at makarinig ang kanilang mga tinga at makaunawa ang puso nila at manumbalik sa akin at sila ay aking pagalingin. 16 po. Basahin po natin ito. 3, 2, 1. Unit mapapalad ang inyong mga mata sapagkat ang mga ito ay nakakakita at ang inyong mga tinga sapagkat ang mga ito nakakarinig. Verse 13, sabi po doon, sa kanilang pagtingin ay hindi sila nakakakita. Sa kanilang pakikinig ay hindi sila nakakadinig at hindi sila nakakaunawa. So, ito po ay nangyayari sa ating panahon. Tumitingin sila pero hindi sila nakakakita. Sa kanilang nakikinig sila pero hindi sila nakakarinig. Hindi sila nakakaunawa. Kaya medyo mahirap ito maintindihan. Sa isip po natin, pag tumitingin, so nakikita. Pag tumitingin, nakikita. Pero kahit tumitingin, pero walang pumapasok sa mata. Dahil yung kanilang puso ay nasa malayo. So, naalala niyo po ba yung video clips na ipinakita ko sa inyo sa Bible Seminar Session 1? Yung Moonwalking Bear. Naalala niyo po ba? Moonwalking Bear? So, kaya yung instruction po doon ay bilangin ninyo kung ilang beses yung nagtos ng bola ng basketball. Habang binibilang po natin, hindi po natin napansin na dumadaan pala yung moonwalking bear. Tumitingin tayo, di ba? Tumitingin. Pero hindi tayo nakakita. Bakit po? Yung focus po natin ay wala doon, kundi doon sa mga counting, yung pagbibilang ng mga toss, bola. Depende sa ating puso, iba po yung pumapasok sa mata. Kaya, tama po yung sabi po dito, sinabi ng Biblia. Sa pagtingin, hindi sila nakakakita. Sa kanilang pagkikinig, hindi sila nakakarinig at hindi sila nakakaunawa. Ganun po yung ebanghelyo. Ganun po yung kaharian ng Diyos. Tumitingin sila sa Bible. So, ganun din po sa oras na ito. So, nandito po tayo, nakikinig ng sermon, tumitingin sa Bible, tumitingin sa akin. Pero depende sa ating puso, iba po ang tumarating sa inyong puso. Iba. Lalo na po yung mga unbelievers. So, kahit tumitingin sila sa puno, tumitingin sila sa itong mundo, doon po sa creation, ano po yung inisip po natin? So, pag tumingin po tayo sa mga hayop, sa mga puno, yung mga prutas, blaklak, di ba? Pag tumitingin po tayo sa ganung mga bagay, ano po yung iniisip po natin tungkol sa Creator? Ang Diyos ay gumawa nito. Bakit? Para sa akin. Kaya salamat sa Diyos.
Tuwing nagdadrive ako mula sa Lipa papuntang Tanawan, so halos 25 kilometers from Lipa hanggang dito. Kaya mga statolway, di ba, statolway, habang nagdadrive ako sa statolway, masarap mag-driving course. Pero isang pinakamaganda sa atin, lagi habang nag-drive ako sa statolway, yung puno ay sa tabi, yung maraming puno sa tabi, parang nagbabati sila sa akin. Hi, hello, pastor. Kamusta? Lagi sila nandyan, tapos habang tuwing dumadaan ako, parang nagbabati sila sa akin. Hello, kamusta? Parang ini-welcome nila ako habang dumadaan ako doon. Di ko alam kung anong iniisip ng ibang driver. Pero sa akin, habang tuwing dumadaan ako sa statolway, iba po yung mga nakikita sa mga puno. Parang minsan nagpupuri sila sa Diyos, minsan nagagalak sila. Pero pagkatapos ng nung bagyo, so mga ilan puno doon ay natumba. Kaya iba na yung kulay nila. Yung mga punong natumba o nabali yung sanga, so madilim na yung kulay. So patay na. Kaya nung nakita ko po yung mga puno na natumba, nabali, medyo nalungkot ako. Parang nasugatan sila sa bagyo. So, ganun po, yung pag tumitingin po sa yung mga creation, yung bulaklak, parang nakasamay sila sa atin, nagpupuri sa Diyos, mga ganun, yung hayop. Pero yung unbelievers, sa kanilang mata, iba. Iba. Hindi nila ina-appreciate yung creation ng Diyos. Ganun, manok, baboy, mga bulaklak. Maganda. Pero hanggang dyan lang po yung kanilang pag-abot ng isip. Ito po ay hiwaga, mystery of the kingdom of heaven. Mystery. Hindi ito open sa lahat. Kaya, sino daw yung mapapalad? Verse 16, mapapalad ang inyong mga mata. So, bakit mapapala yung mata? Anong meron sa mata? Sapagkat ang mga ito, ang mga mata ay nakakakita. Nakakakita ng ano? Nakakakita ng makalangin na bagay. Yung mata po ay mapapalat. At inyong mga tinga, sapagkat yung tinga mapapalat daw. Anong meron sa tinga? Sapagkat ang mga tinga ay nakakarinig. Nakakarinig ng ano po? Nakakarinig ng salita ng Diyos. Kalooban ng Diyos. Kaya, yung mata na nakakakita ng makalangin na bagay, yung pagkilos ng Diyos o pagkilos ni Satanas, yung spiritual mata, hindi yung ordinaryong mata. Hindi lamang tumitingin, pati may nakikita kung paano kumikilos ng Diyos, kung paano nabubuo ang kahanan ng Diyos, kung paano nabubuo si, kung paano kumikilos si Satanas ngayon, yun ang nakikita sa mata ng Kristiyano. Sa tinga po natin, ano po ang naririnig po natin? Yung tunog, yung tinik ng Diyos. Hindi po yung mga ingay lamang ng sanlibutan. Yung kalooban ng Diyos, yung sinasabi ng Diyos, yung tinik ng Diyos ay naririnig. Yung tinik ng Holy Spirit. Yung tinga ay mapapalat. Yung mata ay mapapalat. Kaya yung mga kapatid nandito, kung meron po kayong ganong mata, kung meron po kayong ganong tinga, mapapalat din kayo. Mapapalat. Kaya
Dito po sa Matthew chapter 13, nakasulat po, nakalagay po dito, 7 parables. 7, sinulat po dito, 7 parables. Lahat po ng itong mga parables ay tungkol sa kaharian ng Diyos. Dito po sa 7 parables, talinghaga, nakikita po natin kung paano kumikilos ang Diyos para mabuo ang kaharian ng Diyos. Pati, yung pagkilos ni Satanas naman po, nakikita po natin dito sa parable, kung paano kumikilos si Satanas para maging hadlang sa pagbuo ng kaharian ng Diyos. Tapos, dito po sa 7 parables, nakikita po natin kung ano ang mangyari sa katapusan. Kaya last Sunday po, tatlong parable, pinag-aralan po natin, di ba? Tatlong parable. Parable of the sower, tapos parable of the wheat and the tare, and parable of the drag yung drag net. Yung tatlong parable po, parable of the sower, wheat and tares, and drag net, ay tungkol sa mga bini, okay? Mabuting bini, tapos yung mga bato, yung lupa, yung puso ng tao ay lupa, tapos yung batuhan, tinikan, tapos kung doon sa parable of wheat and tares, trigo at damo, mabuting bini at masamang bini, yung damo. Okay? Kaya sino po yung naghahasik ng damo? Si Diablo. Chapter 13, verse 37. Sumagot siya at sinabi, ang naghahasik ng mabuting bini ay ang anak ng tao. Si Jesus po ito. Si Jesus ay naghahasik ng mabuting bini. Mabuting bini. Ang bukit ay ang salibutan. Ang mabuting bini naman ay ang mga anak ng kaharian. So, mabuting bini ay anak ng kaharian, anak ng Diyos. Sila po yung mabuting bini. Subalit ang mga damo ay ang mga anak ng masama. Mayroon po yung damo, yung anak ng masama. Ang kaaway ay na naghasik ng mga damo ay ang Diablo. Anihan ay ang katapusan ng salibutan, ang mga manggagapas ay mga anghel. Kaya kung paano tinitipon ang mga damo upang sunugin sa apoy, ganun din ang mangyayari sa katapusan ng salibutan. Susunugin ng anak ng tao ang kanyang mga anghel, susuguin. At titiponin nila sa labas ng kanyang kaharian ng lahat ng mga sanhi ng pagkakasala at mga gumagawa ng kasamaan. At itatapon nilang mga ito sa pugon ng apoy, doon ay makakaroon ng pagtangis at ngangalit ng mga ngipin. So ito po yung mga ending story. Kung paano magwawakas yung story na ito. Kasi sa libutan, sa tingin po natin, pag tumingin po tayo sa mundong ito, parang napaka-komplikado, di ba? Napaka-komplikado. Iba-iba yung sitwasyon, iba-iba yung mga ugali ng tao, iba-iba yung mga kondisyon, iba-iba yung problema. Pero dito sa Bible, komplikado po ba ito, yung Bible? Hindi ito komplikado. Simple lang, simple. Mabuting bini at damo. Kaaway, Diablo, naghasik ng damo. Okay? Dalawa lang yung uri ng tao dito. Mabuting bini na inihasik ng anak ng Diyos, anak ng tao si Jesus. At damo na inihasik ni Diablo.
Kaya kung tumingin po tayo sa Bible, ang nangyayari po sa ating isip, nagiging malinaw. Pero pag hindi po tayo nagpabasa ng Bible, pag tumitingin lamang sa salibutan, magiging komplikado po yung ating isip. Kaya, ngayon kung komplikado na yung puso at isipan mo, magulo yung isip, magulo, kung ganun, ibig sabihin, malayo ka na sa Bible. Pag komplikado, masakit yung ulo, daming mga problema, ano ang dapat kong gawin? So, ibig sabihin, malayo na yung puso mo sa Bible. Pag malapit po yung puso natin sa Bible, magiging simple. Malinaw na yung problema, ito yung dapat kong gawin. Makikita mo yung solution ng mas madali. Dahil, yung story sa Bible, yung kalooban ng Diyos, ay hindi gaanong ka-komplikado, simple, at exact. Okay. Madaling makita sa Bible. Okay. Kaya, dito po sa parable of trigo at damo, kailangan po natin iklaro muna kung anong uri ng biniyako. Yun po yung unang dapat gawin. Iklaro muna yung ating identity. Sino ba ako? Diba sa mga apat na lupa sa unang parable, sower, diba apat na uri ng lupa, tabing daan, batuan, tinikan at magandang lupa. Ano ba ito sa itong apat? Okay. Nasaan na ako sa itong apat na lupa? Kahit ligtas na ako, pero pwede natin i-apply na yung itong storya sa ating Christian living. Minsan, may bato sa ilalim ng puso. Dahil sa batong ito, hindi po nakakaugad yung salita ng Diyos. Minsan may tinik sa ating puso. Kaya sinasakal ng tinik ito ang words of God. Yung tinik po ay ano po? Kabalisahan sa mundo at daya ng kayamanan. Daya ng kayamanan. Yun po yung tinik. Kaya dapat lambutin po natin araro, di ba? Dapat mag-araro para maging malambot yung ating puso, tanggalin yung bato, tanggalin yung tinig, para maging mabuting lupa. Pag malambot na yung ating lupa, so doon po, pag naihasik na yung words of God, so madaling submissible at madaling lumalaki at marami ang bunga. So kailangan po natin check-in po natin kung nasaan ako sa itong apat na lupa. Tapos dito sa parable of talinghaga ng trigo at damo, ano ba ako? Mabuting bini ba ako o damo ba ako? Kailangan po natin iklaro yung ating identification. Dahil isang consideration po ng Panginoon, verse 13. At ang mga alipin ng puno ng sambahayan ay dumating sinabi sa kanya, Panginoon, hindi ba't mabuting bini ang inihasik mo sa inyong bukid? Saan kaya nanggaling ang mga damo? Sinabi niya sa kanila, isang kaaway ang gumawa nito. Sinabi sa kanya ng mga alipin, ibig mo bang kaming pumaroon at tipunin ang mga yon? Uni sinabi niya, huwag, baka sa pagtitipon ninyo ng mga damo, inyong mabunot pati ang trigo. Hayaan ninyo makasama silang tumubo hanggang sa anihan. Anong sabi ng mayari ng lupa? Kahit nakita niya may damo, mabuting bini lang inihasik. Pero nagtaka po yung mga tao, di ba? Nagtaka yung mga alipin. Nakita nila yung damo, tumutubo. Damo. Kaya nagtaka sila, saan kaya galing ito? Mabuting bini lang inihasik ng Panginoon. Pero si Satanas. Okay? Kumikilos si Satanas. Naghasik po siya ng damo.
ito din po nangyari. Kumikilos, hindi po siya tamat sa kanyang trabaho. Alam niyo, si Satanas, hindi siya tamat sa trabaho niya. Sobrang busy po siya sa kanyang trabaho, masikpak siya sa kanyang trabaho ngayon. Naghahasik siya ngayon, mga daming damo-damo. Tumutubo. Kahit sa loob ng church, so meron po. Kahit sa loob ng church, meron. Walang church na puro trigo lang. May difference sa percentage, mga mahirap masabi ilan porsyento trigo, pero may damo pala sa loob ng church. Yun po ang isang nakakatakot na bagay. May damo kasi nakasulat sa Bible. Sabi ng mayari ng lupang ito, hayaan mo na, hayaan. Baka pag binubunot mo ang damo, baka pati yung trigo ay mabubunot, kaya hayaan mo na hanggang kailan? Hanggang sa katapusan, hanggang sa anihan. Yun po yung puso ng Panginoon. Hayaan. Kaya, kahit may damo sa loob ng church, so, hinahayaan ng Diyos. Kaya, wala pong ibang paraan. Self-checking. Mga self-reflection. Kailangan natin siya sa atin yung ating sarili. Walang ibang paraan. Kasi walang sino mang makapagsabi sa akin ay damo ka o trigo ka. Wala pong makapagsabi ng ganon. Hindi pwede maghatol po tayo sa isa't isa. So, bilang isang pastors, so, may katungkulan po ako, di ba? Kailangan po, kailangan kong tiyakin yung salvation ng mga member. Kaya, ang ginagawa ko po ay obserbahan ng mabuti kung kamusta ba yung kanilang Christian living. Di ba, pag kumain tayo ng durian, anong lumalabas sa bibig? Amoy, di ba? Yun ang normal. Kung ligtas na tayo, dapat lumalabas sa ating pamumuhay Kristiyano yung amoy ng Holy Spirit, yung bunga. Kaya yun ang hinahanap ko, inobserbahan ko kung kamusta yung pamumuhay Kristiyano. Minsan may question mark ako sa kanilang testimony. Pero prayer lang muna, prayer. Hindi ako pwedeng magkapagsabi, ay damo ka. Hindi pwede. Prayer lang, tapos i-reminder lang. So, tapos Bible seminar, ini-encourage ko sila makinig para siguro maging sigurado. Kung ligtas na isang tao, sino po yung kumikilos doon sa puso niya? Holy Spirit kumikilos. Kung ligtas na isang tao, sigurado na kumikilos yung Holy Spirit sa kanyang puso. Kaya may change. Yun ang trabaho ng Holy Spirit, hindi yung pastor. Holy Spirit mismo ay nagtuturo sa kanya at nagpapaalala sa kanya kung ano ang tama o mali. Kasi yun ang pangako ng Diyos. Pero kung hindi pa ligtas na isang membro, kahit tinuturuan ko siya ng mga Christian living, dapat ganito yung Christian living, pero mahirap turuan sila dahil wala pang Holy Spirit. Kaya mahirap ipaunawa sa kanila tungkol sa pamumuhay Kristiyano. Parang wala pang idea kung ano ang puso ng isang ligtas na Kristiyano. Kaya yung pinaka-best way, ano po yung pinaka-best way? Yung self-checking. Kung kamusta ako sa harap ng Diyos. Self-reflection. Ganun din po, di ba, sa parable of dragnet, yung lambat. Ganun din po yung mga storya. May mabuting ista, may masamang ista. Okay? May mabuting ista, masamang ista.
chapter 13 verse 47. Ganun din naman ang kaharian ng langit tula sa isang lambat na inihagis sa dagat at nakahuli ng iba't ibang uri ng isda. Nang ito ay mapuno, hinila nila ito sa pampang. Umupo sila at tinipon sa mga sisid lang ang mabubuti, unit itinapon ang masasama. Gayon ang mangyayari sa katapusan ng panahon sa libutan, lalabas ang mga anghel, kanilang ihihiwalay ang masasama sa matutuwid. At itatapon sila sa pugon ng apoy, doon ay makakaroon ng pagtangis at pagngalit ng mga ipin. So, ganun din po. Sa katapusan ng salibutan, ihihiwalay ng mga angel yung mga masasama mula sa matutuwid. Okay. Ibig sabihin, bago dumating yung angel, sama-sama sila sa isang lambat. Sama-sama sila sa isang lambat. Okay. Katulad ng trigo nagkasama ng damo. Dito naman mabuting fish, yung mabuting ista kasama ng masamang ista, pero dito hihiwalay separation. Kaya ito po yung unang focus po, yung focus ng tatlong parable. So ngayon po, pag-aralan po natin tungkol sa parable of hidden treasure, parable of the pearls of great price. Dalawa po ngayon, pag-aralan po natin. Hidden treasure. Verse 44. Ang kaharian ng langit ay tula sa nakatagong kayamanan sa isang bukit na natagpuan ng isang tao. Tinabunan niya ito sa kanyang kagalakan ay umalis siya at ipinagbili ang lahat ng kanyang ari-arian ay binili ang bukid na yon. So ito muna, 44. Hidden treasure, nakatagong kayamanan sa isang bukid. So kaharian ng langit, heaven. So ano po yung unang focus dito? Nakatago. Kayamanan, nakatago. So parang hiwaga ito, mystery ito, yung sekreto. Nakatagong kayamanan. Kaya, nakatagong kayamanan ito, hindi ito basta-basta matakpuan. Kaya, nakabaon sa isang bukit, kaya yung ibang farmer, hindi nila ito natagpuan. Kahit naghahasik sila, nag-araro sila, pero siguro hindi malalim yung kanilang pag-araro. Hindi malalim. Kaya mababaw. Tapos mga siguro hindi masipag sa trabaho. Kaya mababaw lang yung kanilang pag-araro. Kaya, di ba yung nakatago, medyo malalim na nakabaon. Kaya isang araw, natagpuan po siya ng isang farmer. Nakita niya yung kayamanan sa ilalim ng lupa. Anong gagawin ninyo? Ipaalam sa mayari? Di ba yung nakabaon sa bukid na ito, dapat sa kanya, hindi sa iyo, di ba? Pero kung gusto mong bumili, pero kung gusto mo gawin ito sa iyo, dapat bumili ka ng buong bukid. Pag bumili ka ng buong bukid, magiging sa iyo itong nakatagong kayamanan. Tama po ba? Para makaroon, para maging sa iyo ito, yung nakatagong kayamanan, dapat bumili ka ng bukid. Ang problema, kulang yung budget. Anong gagawin ninyo? Give up na lang? Ay, kulang ako pera? Hmm?
kahit papaano gagawa ng paraan, di ba? Dahil may nakatagong kayamanan sa itong bukid. Kayong pressure ng itong bukid, kahit mahal, kahit mahal po yung pressure ng itong bukid, pero yung nakatagong kayamanan, mas mahal yun. Kaya hindi ka lugi. Ganun po yung takpo ng isip, di ba? Kaya, anong ginawa ng itong tao? Tinabunan niya ito, tinabunan, para hindi ito makita ng ibang tao. Tinabunan, tapos, umuwi siya, kagalakan, umalis. Kagalakan, bakit masaya siya, umalis? Dahil alam na niya may nakatagong kayamanan. Tapos, hindi ito alam ng ibang tao. Kaya, ipagbili ang lahat ng kanyang ari-arian. Ibinenta niya lahat ng kanyang ari-arian, tapos binili niya ang bukid na ito. Binili. Okay. Nung bumili siya ng itong bukid, so naging sa kanya yung nakatagong kayamanan. 44-45, yung dalawang parable, parable of the hidden treasure, parable of the polas, parang parehong meaning, pero may konting difference. May difference po sa meaning. Doon po sa parable of hidden treasure, nakikita po natin dito yung puso ng Diyos, kung ano ang ginawa ni Jesus para sa atin. Nakatagong kayamanan dito, nakatagong kayamanan ito ay naghuhulugan ng spirito ng tao. Okay. Yung pressure ng isang tao, magkano po yung pressure ng isang tao? Magkano po yung pressure ng isang baboy? Brother Saldi, magkano ba isang baboy? May idea ba, Brother Arthur? Isang baboy, magkano po isang baboy? Kaya total? Around? So, yung may pressure ng manok, di ba? May pressure ng manok, may pressure ng baboy, so may pressure ng baka. Depende sa size nila, di ba? Pag malaki, mas mahal. Pag maliit, mas mura. Kasi yung pressure ng hayop ay depende sa karne, di ba? Dahil sa karne, doon sa karne, may pressure, may halaga, karne. Pero sa tao, may pressure ba? Magkano po yung isang tao? Yung karne ba? Doon sa karne, doon sa laman, may kahalagaan? Hindi po. Yung kahalagaan ng isang tao po ay wala po sa laman, kundi doon sa spirito. Okay. Yung hayop po, yung kahalagaan po ng mga hayop ay doon sa laman, kasi yun ang pagkain. Pero kahalagaan po ng isang tao ay wala po dito sa laman, kundi doon sa spirito na kawangis ng Diyos. Yung spirito po ito ay galing sa Diyos. Spirito. Kaya, yung nakatagong treasure ay wala po ito, kundi ang spirito ng isang tao sa mata ng Diyos. Yung bukid po ay yung mundo, yung bukid. Bukid ay salibutan, bukid. Sa daming mga tao sa bukid ito, doon sa salibutan, may tao na may espiritu. Sila po ang nakatagong treasure sa mata ng Diyos. Sa mata ng Diyos, yung tao po na may espiritu ay kayamanan. Kaya, ang ginawa ni Jesus, ipinagbili niya lahat ng mga ari-arian at binili po niya ang bukid na ito. Binili niya ang bukid na ito. Ito po yung ginawa
ni Jesus para sa atin. Pumunta po tayo sa Gawa chapter 20. Gawa chapter 20. Verse 28. Gawa chapter 20, verse 28. Ingatan ninyo ang inyong sarili at ang buong kawan, sa kanila inilagay kayo ng Espiritu Santo na mga tagapangasiwa upang pangaalagaan ninyo ang iglesia ng Diyos na binili niya ng kanyang sariling dugo. Iglesia ng Diyos, iglesia ng Diyos na binili niya ng kanyang sariling dugo. Iglesia. Okay. Makano po ang halaga ng iglesia? Dugo, di ba? Dugo. Ano po yung meaning ng dugo? Life. Buhay. Ay nasa dugo. Okay. Yung iglesia, ano po yung meaning ng iglesia? Iglesia po ay binubuo ng tao. Hindi po sa kusali building. Kaya binili lang Diyos yung iglesia. Ibig sabihin, binili lang Diyos ang spirito sa pamamagitan ng dugo. Dugo po ang payment, dugo. Kaya lahat po ito, di ba? Yung buhay po ay lahat sa akin. Kung ibibigay ko ang buhay ko, yun po, lahat po yun na pwede kong ibigay. Unang Korinto chapter 6, pumunta po tayo sa Unang Korinto chapter 6. Unang Korinto chapter 6 verse 19. O hindi ba ninyo nalalaman na ang inyong katawan ay templo ng Espiritu Santo na nasa inyo, na tinanggap ninyo mula sa Diyos? Kayo ay hindi sa inyong sarili, sapagkat kayo'y binili sa isang halaga. Kayo'y binili sa isang halaga. Magkano ito? You were bought at a price. Kayo'y binili sa isang halaga, sa dugo ni Jesus. Kayo'y binili sa dugo ni Jesus. Kayo'y binili sa buhay ni Jesus. Kayong kahalagaan po ninyo ay kapantay, katumbas. Yung kahalagan po ninyo ay katumbas ng buhay ni Jesus. Tama po ba? Ganong kahalaga po kayo. Ay, isang hamak na tao ako. Hindi po ganon. Yung kahalagaan ng tao ba nasa yung kagandaan sa labas? Pag maganda, mahal. Pag pangit, mura. Pag mataba, mahal. Payat, mura, katulad ko. Pag matalino, mahal. Kung hindi siya nag-aaral, kung hindi siya nakatapos, nag-graduate sa elementary, mura. Ganun po ba? Hindi po. Pag mayaman, mahal. Pag kubo lang yung bahay niya, mura. Ganun po ba? Hindi po. Pag malakas, katawan, mahal. Pag may sakit, nakahiga lagi sa bahay, mura siya. Ganun po ba? Hindi. Kahalagaan ng isang tao ay wala po ganung mga kondisyon. Kundi doon sa spirito mo na nasa inyo, spirito. Kaya kahit wala akong pera, kahit wala akong kalusugan, kahit mahirap man yung buhay ko, kahit wala akong alam,
kahit pangitingnan sa mata ng tao, pero kasing katumbas ka ng buhay ni Jesus. Namatay si Jesus para sa iyo. Anong meaning doon? Okay. Nabili ka ng buhay ni Jesus. Nabili. Ganong kamahal ka ni Jesus, ganong kahalaga tayo sa mata ni Jesus. Nakatagong treasure tayo. Nakatagong treasure. Kaya, para bumili, para, kaya ang ginawa ni Jesus, kaya ang ginawa ni Jesus, yung buong bukit ay ibinili niya, buong bukit. Buong bukit. So, ibig sabihin, yung kamatayan po ni Jesus ay hindi lamang para sa aking sarili, kundi para sa lahat ng mga tao. Lahat ng mga tao ay nabili ni Jesus. Okay. Unang Juan chapter 2. Unang Juan chapter 2 verse 2. Siya ang kabayaran para sa ating mga kasalanan, hindi lamang para sa atin, kundi para din sa kasalanan ng buong salibutan. Siya ang kabayaran, ibig sabihin, si Jesus mismo naging bayat para sa iyo. Si Jesus mismo naging bayat para sa iyo. Kaya, nabili ka sa isang halaga. Nabili ka sa halaga ng dugo ni Jesus. Kaya kung gusto mong malaman kung gaano kahalaga ako, sa mata ng tao, hamag ako. Okay? Sa mata ng sarili, sa sariling mata, hamak din ako, hamak. O parang wala lang ako. Sa mata ng iba, sa mata kong sarili, parang wala ako, hamak lang ako. Pero sa mata ng Diyos, hamag ako? Hindi po. Kaya kung gusto mong malaman kung gaano kahalaga ka sa harap ng Diyos, tingnan mo ang cross. Tingnan mo yung cross. Tapos isipin mo kung bakit namatay siya sa cross ganun. Kung hamak lang ako, di ba hindi kailangan mamatay siya? Pagmura lang ako, siguro mga 10,000 lang bayaran. O 100,000 lang babayaran ni Jesus. Pagmura ako. Pero hindi pwede mabili ako sa ganung pera. Diba si Jesus ay, ang Diyos ay mayaman siya. Pagmura ako sa harap ng Diyos, hindi kailangan siya mamatay sa cross. Pero binayaran niya yung kanyang sarili, ibinigay niya yung kanyang sarili, yung dugo niya, dumanag, yung buhay niya ibinigay, dahil yun ang price natin, yun ang kahalagaan natin. Pero hindi ito binibigyan pansin ng maraming tao. Kaya kahit mahal po tayo, kahit mahalaga po tayo sa harap ng Diyos, pero yung kanilang buhay parang mura. Iniisip po nila ay hindi ako mahalaga. Dapat matapang tayo sa harap ng Diyos bilang isang anak. Tapos, hindi pwede tayo lumuhod sa salibutan. Hindi po tayo lumuhod sa salibutan. Dapat may pride tayo, anak ako ng Diyos. Minamahal ako ng Diyos. Hindi ako lumuluhod sa salibutan. Mahalaga ako sa harap ng Diyos, mahalaga ako. Kahit hinahama ako ng iba, pero mahalaga ako sa harap ng Diyos. Minamahal ako ng Diyos. Paano natin malaman na minamahal ako ng Diyos? Tingnan mo yung cross, namatay siya para sa akin. Sapat na yun,
doon po napatunayan na na minamahal talaga ako ng Diyos. Kung hindi ako minamahal niya, so walang cross. Hindi siya namatay. Pilipos, Pilipos chapter 2, verse 6. Na siya bagaman nasa anyo ng Diyos ay hindi niya itinuring na isang bagay na dapat panghawakan ang pagiging kapantay ng Diyos. Verse 7. Kundi hinubaran niya ang kanyang sarili at kinuha ang anyong alipin na naging katulad ng tao. At palibhasa'y natakpuan sa anyo ng tao, siya ay nagpakababa sa kanyang sarili at naging masunurin hanggang sa kamatayan, maging sa kamatayan man sa cross. Ito po yung buhay ni Jesus. Iniwanan po niya yung kanyang trono. Napakataas yung trono. Iniwanan po niya yung kanyang trono, tapos bumaba siya sa mundong ito. Nagpakababa sa kanyang sarili. Nagpakababa. Hanggang saan? Hanggang sa kamatayan. Yung pinakababa, di ba? Pinakamababa. Hanggang sa kamatayan. Babaan na papaba. Hindi lang bumaba po siya hanggang sa level ng anyo ng tao. Anyo ng alipin. Kinuha niya ang alipin, anyong alipin, tapos bumaba pa rin doon hanggang sa kamatayan, yung pinakamababa. So, kaya ito po yung ginawa ni Jesus, kaya binili niya ang buong bukid para sa nagkatagong kayamanan. Kaya doon po sa parable of hidden treasure, so nakikita po natin doon yung puso ni Jesus, puso ng Diyos, kung anong ginawa niya para sa atin. Kaya tandaan po natin na treasure kayo, nakatagong treasure. Nakatago, kaya hindi alam ng salibutan. Balik po tayo sa Matthew chapter 13. So, Matthew chapter 13, verse 45. Ganun din naman, ang kaharian ng langit ay tulad ng isang mangangalakal na naghahanap ng magagandang polas. At nang makatakpo ng isang mamahaling polas, ay umalis, ipinagbili ang lahat ng kanyang ari-arian at binili yon. So, dito po, isang mangangalakal. Okay. Kaharian ng langit ay tulad ng isang mangangalakal. So, parang businessman, di ba? Businessman. Nangangalakal. So, yung businessman, ano, hinahanap niya lagi yung mga magandang item para ibenta, para makaroon ng malaking kita. So, anong hinahanap ng itong mangangalakal? Magagandang polas. Hanap, naghahanap. Tapos, nakatakpo siya ng isang mamahaling polas. Okay. Parang may konting difference po, di ba? Sa storya ng hidden treasure, naghanap pa siya ng hidden treasure o nakataon nangyari? Nakataon nangyari, hindi po siya naghanap. Pero dito po, naghanap siya ng mahahaling polas. Yung mangangalakal dito na naghahanap ng magagandang polas, ito po ay truth seeker. Truth seeker. Sabi natin, truth seeker.
Uhaw siya sa katotohanan. May uhaw, nauhaw siya sa katotohanan. May gutom siya sa katotohanan. Truth seeker. Kaya, yung mga ligtas na tao, so, meron din po kayong ganitong puso, pusong naghahanap. Kaya, kung may pusong naghahanap sa katotohanan, ano po yung nangyayari? Kahit may pera ka, pero may kulang pa. Okay? Kahit may magandang trabaho, pero may butas pa. May butas. Parang kulang. Yung butas sa puso. Okay? Pag may butas sa puso, delikado. Yung butas, yung emptiness sa puso, hindi ito mapupuno sa mga material na bagay. Yung emptiness sa puso, hindi ito mapupuno sa pamamagitan ng makamundong bagay. Kahit may pera ka, bira akala nila pag may pera, kontento na, pero hindi pa, di ba? Kahit nakamit mo na ang pangarap mo, hindi pa rin masiyahan. Yan po yung lyrics ng isang kanta. Buhay nga naman ng tao. Kahit nagkamit mo na yung pangarap mo, may pera ka na, may sariling bahay ka na, malaki. Pero yung mga kasiyahan, kay lumipat ka sa malaking bahay, sa una, masaya. Pero hanggang kailan yung masaya? Siguro ilang araw lang masaya. Pagkalipas ng ilang araw, pagod ka na sa paglilinis. Mas malaking bahay, mas pago sa paglilinis. Yung tulog, parehong tulog, di ba? Kahit malaking higaan, iba ba yung tulog? Hindi, yung tulog, masarap na tulog, hindi po galing sa size ng higaan. Yung masarap na tulog, hindi po galing sa mga magandang higaan. Yung kasiyahan sa buhay, hindi po galing sa masarap na pagkain, hindi po galing sa magandang trabaho, hindi po galing sa malaking bahay. Yung tunay na kasiyahan po ay galing sa Diyos. Galing sa Diyos. Kaya truth seeker, naghahanap ng katotohanan, parang isang mga lakal, hanap na hanap. Tapos, dumating na isang araw na nakatakpo siya ng isang polas. Yung magagandang polas po dito ay katotohanan. Yung magagandang polas dito ay katotohanan. Ebanghelyo. Yung pag-ibig ng Diyos. Yung meaning sa buhay. Verse 46, nang makatakpo ng isang mahalagang polas, umalis at ipinagbili ang lahat ng kanyang ari-arian. The same, di ba? Parehong ginawa. Isang taong nakatakpo ng nakatagong kayamanan, nung umalis po siya, anong ginawa niya? Ipinagbili niya lahat ng ari-arian. Ito po yung story ni Jesus. Dito po, yung isang mga lakal, nakatakpo siya ng isang mahahalang polas, tapos anong ginawa niya? Ibinenta niya lahat ng ari-arian. Bakit po? So, na-compare po niya. Alin ba mas mahalaga? Ito, magagandang polas ba ito mas mahalaga? O yung ari-arian ko mas mahalaga? Mas simple, di ba, yung compare? Alin ba mas mahalaga? Dito po, may choice ng maraming tao. Magagandang polas, yung mayari sa buhay, yung pag-aari, ari-arian ko sa buhay. Ano ang pipiliin?
Maraming tao dito sa mundong ito ay gusto nila, ano po yung gusto nila? Dalawang lahat. Dalawang lahat gusto nila. Gusto nila mapunta sa langit, gusto nila maging mayaman sa mundo. Pero hindi pwede itong dalawa. Dapat isa lang piliin ninyo. Yun po yung meaning dito. Ibinenta niya ang lahat ng kanyang ari-arian. Meaning, dapat pumili tayo ng isa. Hindi pwede dalawa lahat. Yung salvation, yung kaharian ng Diyos, saka yung kalusugan. Ano ang pipiliin ninyo? Kalusugan. Di ba ito yung prayer ng maraming tao? Sana malakas yung katawan. Sana maayos yung buhay ko sa mundo ito. Yun ang prayer nila ng marami. Okay. Ari-arian po yan, di ba? Kasama yan sa ari-arian. Kaya dito po, nakikita po natin yung puso ng tao, kung nasaan pa yung kanyang puso, kung ano ang hinahanap pa nila sa kanilang puso. Yung mga ari-arian sa mundo. Yung mga magandang buhay sa lupa. Yung kaharian ng Diyos, kahit nakikita po nila sa Bible, kaharian ng Diyos, narinig po nila yung istorya ng salvation. Heaven, yung kaharian ng Diyos, impyerno, narinig po nila tungkol dyan sa Bible. Pero, gusto nila, sinasabi nila, sana. Pero hindi sila seryoso sa ganung mga bagay. Tumitingin, katulad sa Bible, di ba? Tumitingin, pero nakakakita ba sila? Tumitingin lang, pero hindi sila nakakakita kung gaano kahalaga yon. Tumitingin lang sila. Nakikinig sila ng sermon, nakikinig po sila, pero hindi nila naintindihan kung gaano kahalaga yon. Tumitingin lang, pero yung isip nasa malayo pa. Pero yung mga ngalakal, ito, ipinagbili niya ang lahat ng kanyang ari-arian. Baka may nagsabi, kung gano'n, yung salvation ba, kailangan sa pamamagitan ng ating sariling mga trabaho, salvation ba gano'n? Hindi po gano'ng meaning dito. Yung salvation ay sa pamamagitan ng biyaya, walang bayad. Yung salvation po ay walang bayad. Libre. Okay? Biyaya po yan, biyaya. Pero, ito po ay tungkol sa puso. Ito po yung tungkol sa puso. Kung walang pusong naghahanap, kung walang mata, so, ito po yung isang mangangalakal, meron po siyang mata, di ba? Meron po siyang mata na nakakakita ng mahalang polas. Kaya mapapala yung kanyang mata. Mas mahalaga yun. Kaya yung ari-arian, ibibenta ko. Dahil mas mahalaga yun. Mas mahalaga. Dati, yung kanyang ari-arian, hindi pwede basta-basta ipagbili. Hindi pwede ipagbili. Pero, kailan po ibinenta niya yung kanyang ari-arian? Noong nakatakpo siya ng mahalagang polas. Mamahaling polas. Yun po yung time, yun po yung sandali na may decision. Sige, mas natakpuan ko na mas mahalagang bagay. Ito, mas mahalaga sa akin, kaya ibibenta ko ito. Okay lang sa akin. Kahit wala ito, okay. Dahil, mas mahalaga ito. Matthew chapter 12 verse 42.
So Matthew chapter 12, verse 42. So ito po yung isang halimbawa ng truth seeker. Ang layna ng timog ay tatayo sa paghukom na kasama ng lahing ito at hahatulan niya ito sapagkat nanggaling siya sa mga dulo ng daigdig upang makinig sa karunungan ni Solomon. At bastan ninyo, may isang higit na dakila kaysa kay Solomon ang narito. So, nabanggit po ni Jesus isang reyna ng timog. Yung storya po ito ay isang reyna galing sa yung Sheba, galing sa timog. Sabi dito, mula daw siya sa dulo ng daigdig. Dulo ng daigdig. Na magmula sa malayo. Tama po ba? Magmula sa malayo. Pero bakit naglakbay mula sa dulo ng daigdig? Ano po yung purpose? Para makinig ng karunungan ni Solomon. Para makinig ng karunungan ni Solomon, naglakbay siya sa sobrang layo. At bastan ninyo mas isang higit na dakila kaysa kay Solomon ang narito. Sino ito? Si Jesus. Para makinig ng wisdom ni Solomon, isang reyna ay galing sa dulo ng lupa. Gaano ka halaga yung wisdom, yung salita ni Jesus? Mas mahalaga yon. Kaya dapat, mula sa dulo ng mundo, dapat pumunta para makinig. Sa ating panahon po, hindi po kailangan maglagpay ng ganitong kahaba kasi nasa atin yung Bible. Diba? Nasa atin yung Bible. Nandito na yung Bible, nandito na yung wisdom ni Jesus. Ang problema, hindi ito binubuksan. Okay. Tingnan nyo po, gaano, tatanungin ko po kayo, gaano kalayo ang Bible sa'yo sa bahay? O gaano kalapit ang Bible sa'yo? Malapit pa ang Bible sa'yo o malayo pa ang Bible sa'yo? Sa physical distance, malapit lang, di ba? Abot kaya, di ba? Sa table, mga abot. Yung location po ng itong Bible, malapit lang. Pero, yung mismong words of God ay malayo. Mahirap buksan ito. Mahirap buksan ito. Kahit malapit yan sa table, pero mahirap mabuksan. Ibig sabihin, malayo pa rin. Nasa dulo pa rin ng mundo. Yung ating puso ay nasa dulo. Isang nakakalungkot ng bagay na ito. Kaya, pumunta po doon sa storya niya. Unang hari, chapter 10. So, unang hari, chapter 10, verse 1. Nang mabalitaan ng reyna ng Sheba ang katanyagan ni Solomon tungkol sa pangalan ng Panginoon, pumunta siya upang kanyang subukin siya ng mahihirap na tanong. Siya ay pumunta sa Jerusalem na may napakaraming alalay, may mga kamelyo na may pasang mga pabango, napakaraming ginto, mamahaling bato. Nang siya ay dumating kay Solomon, ay kanyang sinabi sa kanya ang lahat ng laman ng kanyang isipan. Yung reyna ng Sheba.
yung Sheba ay katanyagan ni Solomon, katanyagan kahit wala pang internet sa panahon niya, pero nabalitan po niya tungkol kay Solomon, yung tanyak, kilala tanyak siya. Kaya nung narinig po ni Sheba yung reyna tungkol kay Solomon, gusto niya, naging curious, gusto niya makita si Solomon dahil doon sa puso ni reyna maraming tanong. Maraming tanong, di ba? May laman ng kanyang isip, maraming tanong. Kahit may tanong po siya sa puso, pero hindi pa siya natakpuan yung solusyon, hindi pa niya narinig yung sagot. Kaya nung narinig po niya yung wisdom ni Solomon, gusto niya pumunta dahil truth seeker siya. Malayo, di ba? Malayo, dulo sa, mula sa dulo ng mundo. Pero yung layo, hindi po ito naging problema. Sa tingin niyo po, kung may pusong naghanap, layo ba nagiging problema? Kung may pintuhan papuntang langit doon sa Korea, may gate papuntang langit doon sa Korea, Seoul, pupunta ka ba sa Seoul o hindi? Ay, wala akong pera. Walang ganong nagsasabi. Kahit papaano, kung meron talaga yung gate papuntang langit doon sa Korea, maghanap ng paraan. Yung layo, hindi yung problema. Yung life, yung lifetime project. Lifetime project. Bago mamatay, gagawin ko yan. Kaya kung may puso, gagawa talaga ng paraan kung may puso. Pero kung walang puso, anong ginagawa? Dahilan. Tama po yan. Kung walang puso, dahilan po yung ginagawa. Dahilan. Gumagawa ng dahilan. Kaya si itong Reyna, pumunta, umalis. Tapos dinala niya daming mga regalo. Mga maraming kinto, alalay. Tapos, tanong. Dinala niya yung tanong sa puso. Okay. Sa tingin niyo, anong uri ng tanong ito? Paano maging mayaman? Reyna siya, di ba? Hindi siya kulang sa kayamanan. Paano maging maganda? So, maganda siya, maganda. Paano magtatagumpay sa buhay? Wala po. Pero kahit nasa position po siya ng reyna, pero may kulang pa, may butas pa rin sa kanyang puso. Truth seeker. Verse 3, sinagot ni Solomon ang lahat ng kanyang mga tanong. Walang bagay na lihim sa hari na hindi niya ipinaliwanag sa kanya. Lahat po ng mga tanong ay sagot na. Ito po yung wisdom ni Solomon. Si Jesus, yung Bible, mas dakila po ito, di ba? Mas dakila po yung wisdom ng Diyos, wisdom ni Jesus. Mas dakila. Kaya lahat po ng mga tanong po natin, nasasagot po sa Biblia o hindi? Nasasagot. May sagot na po sa lahat ng tanong po natin, may sagot sa Biblia. May sagot. Kung ganun, dapat pumunta po tayo sa Kanya. Dapat pumunta po tayo sa Kanya, hindi na kailangan dalhin yung ginto. Hindi na kailangan maglakpay ng malayo. Buksan na lang yung ating Bible, nandito na yung wisdom ng Diyos. Nandito na. Kung may tanong ka sa puso, eto, pumunta ka dito. Kung nahirapan ka sa mga problema, pumunta ka dito sa Bible. May sagot sa lahat ng mga tanong mo sa lahat ng mga nasa inyong puso. Pag mahirap mo makatakpuan, pumunta, maghumingi ka ng advice sa akin, sa mga maunang ligtas na brothers sisters. So, bibigyan kayo ng guidance. Kung paano makarating sa mga sagot sa Bible.
Kaya sabi po, sinabi po ni Reina sa mga tauhan ni Solomon, verse 8. Basahin po natin ng sabay-sabay, 3-2-1. Mapapalad ang inyong mga tauhan. Mapapalad ang inyong mga lingkod na ito na patuloy na nakatayo sa harapan mo at nakakadinig ng inyong karunungan. Kaya nainggit si Reina po, nainggit. Sino po? Nainggit kanino po? Nainggit sa mga lingkod. Nainggit sa mga tao nakatayo sa malapit kay Solomon. Nainggit si Sheba dahil kailangan niya umuwi. Pag umuwi na, mahirap bumalik, di ba? Kahit may tanong, walang telepono, walang internet, walang Facebook, Messenger. Kaya nung nakita po niya yung mga tauhan ni Solomon na nakatayo, lagi nandyan, ay nainggit ako sa kanila dahil malapit sila sa iyo. Lagi sila nakakarinig ng wisdom mo. Sana ganun din ako. Gusto ko sana maging isang lingkod mo dito. Ito po yung truth seeker. Okay? Paano po tayo? Malapit tayo sa Bible, di ba? Malapit tayo sa Bible. Parang yung pag nandito po si Sheba, sasawain tayo niya. Papaano? Sasabihin ni Sheba, ay sa panahon namin, malayo kami kay Solomon, kaya mahirap pumunta, mahirap makinig ng kanyang mga wisdom. Pero kayo, yung Bible nasa tabi mo, yung Bible nasa malapit sa iyo lagi, pero bakit hindi kayo pumupunta sa Diyos? So, totoo po yan. Ito po yung Biblia po ay isang napaka-laking blessing. Okay. Kung nasa kamay mo may Bible, yan po yung pinaka-magandang blessing. Kayamanan po yan. Wisdom ng Diyos ay nandito. Wisdom. Nandyan pa rin yung problema, struggle mo, nandyan pa rin. Pero may solution dito. Solution dito. Pero sa ngayon, maraming hadlang, di ba? Maraming hadlang, kumikilos pa rin si Satanas ngayon. Kahit nandyan malapit sa atin yung Bible, pero may message? Okay na? Sige po. Okay. Pero sa ating panahon, meron din po tayong mga hadlang na wala sa panahon po ni Reina Shepay. Sa panahon niya, walang Facebook, di ba? Sa panahon niya, walang YouTube. Sa panahon niya, walang SNS. Pero sa ating panahon, ito pala yung mga nagpapalayo sa atin sa Bible. Hindi po yung mga physical distance, kundi yung mga distance sa ating puso. Okay? Kasi mas malapit po yung cellphone sa atin. Mas malapit po yung cellphone sa atin. Kaya yung Bible, mas malayo. Kaya pangalawa ito lagi. So, Gawa chapter. Pumunta po tayo sa Gawa chapter 8, verse 26.
Verse 26 po, pagkatapos ay sinabi ng isang anghel ng Panginoon kay Felipe, tumindi ka at pumunta patungong timog sa daan pababa mula sa Jerusalem patungong Gaza. Ito ay isang ilang na daan. At tumindik nga siya as umalis, may isang lalaking taga Ethiopia, isang eunuko at tagapamahala ni Kandake na reyna ng isang taga Ethiopia. Siya ang nagmamahal ng buong kayaman ng reyna, ang eunuko ay nagpunta sa Jerusalem upang sumamba. Okay. So ito din po isang storya tungkol sa truth seeker. So saan po siya galing? Galing din po sa Timok, Ethiopia. So sakop ng Africa, malayo po. Kaya yung reyna Sheba ay yung lugar niya ay malapit dito. Kaya nung dinala po ni reyna yung wisdom ni Solomon sa kanyang kaharian, so doon po nagsimula. Doon po nagsimula yung mga pananampalataya sa kanyang bayan. Pero taga Ethiopia na ito, so paano pumunta siya sa Jerusalem? Dahil minana sa kanya yung tungkol sa wisdom ni Solomon. Kaya yung taga Ethiopia, yung eunuko, pumunta sa Jerusalem upang sumamba. So may idea po siya, may idea. Pero hindi pa po siya sigurado na ligtas. Kaya verse 30, kaya tumakbo si Felipe doon, kanyang narinig na binabasa niya si Isaiah na propeta, sinabi niya, naunawaan mo ba ang binabasa mo? Sinabi ni Felipe, paano nga ba malibang may tumulong sa akin? At kanyang inanyayahan si Felipe at umakyat at umupo kasama niya. So, dinala ng Diyos si Felipe doon para maipangaral yung ebanghelyo sa kanya, taga Ethiopia. Yung una po niyang question, so, naunawaan mo ba ang binabasa mo? So, may Bible siya. So, taga Ethiopia, may Bible siya, di ba? Isaiah chapter 53, binasa niya, may Bible. Ibig sabihin, doon sa kanyang lupain, Ethiopia, may Bible. May Bible. Okay. Kaya dinala po niya ito sa Jerusalem habang nagbiyahe, binabasa niya ito. Pero hindi niya naintindihan yung meaning. Tumitingin siya, pero hindi po siya nakakita. Tama po ba? Yung case po ito. Binabasa niya. Tumitingin siya sa Bible, pero walang pumapasok sa kanyang puso. Hindi niya naintindihan. Mystery to mystery. Kaya, si Felipe ay tumulong, umakyat, ay paliwanag, ganito. Isaiah chapter 53. Sino ito? Sino kaya ito? Verse 35, nagsimulang magsalita si Felipe, simula sa kasulatang ito, ipinangaral niya sa kanya ang magandang balita ni Jesus. Gospel. Truth seeker. Malayo, di ba? Ethiopia, Jerusalem. Gaano kalayo? Ethiopia, Jerusalem. Yung distensya po, hindi po mahalaga kung may puso. Lahat ng ari-arian, ibibenta pwede, di ba? Lahat ng ari-arian ay ibibenta, ibinibenta. Dahil, mas mahalaga ito. Mamahaling polas, nakatagong kayamanan, mula sa pinakamataas na yung position ni Jesus hanggang dito sa pinakamababang mundo, gaano kalayo yung mga biyaya ni Jesus? Sobrang layo, di ba?
mula sa pinakamataas na trono ng Diyos hanggang dito sa pinakahamak ng lugar, gaano kalayo yung mga biyahe ni Jesus. Pero pumarito siya sa mundong ito, nagbiyahe po siya para sa atin. Tapos, ibinigay niya yung kanyang buong buhay. So, yun po yung ginawa ni Jesus para sa atin. Pero dito po, sa mga lakal ng isang mamahaling Polas. Pag nakita po natin yung mga katotohanan, so ano ang dapat natin gawin? Okay. So yung mga dating mahalaga sa atin, hindi na ito mahalaga. Yung dating pangarap, dating pamumuhay, hindi na po tayong masaya doon sa dating pamumuhay. Hindi na masaya. Kung masaya pa rin po kayo sa dating pamumuhay, so question, may question sa kaligtasan mo. Kung masaya pa rin kayo sa dating pamumuhay. Isang taong ligtas ay hindi na po masaya sa dating pamumuhay. Hindi na po hinahabol pa yung dating pangarap. Dahil, alam na natin, natakpuan po natin, mas mahalagang bagay. So, Pilipos, chapter 3, verse 7. Pilipos chapter 3 verse 7. Gayunman ang mga bagay na nasa akin ay naging pakinabang, ay inarik kong kaluwian alang-alang kay Kristo. Higit pa roon, ang lahat ng mga bagay ay inaarik kong kaluwian dahil sa higit na kahalagaan na makikilala si Kristo. Kristo Jesus na Panginoon ko. Alang-alang sa Kanya, tiniis ko ang kalugihan ng lahat ng mga bagay at inari kong basura lamang upang makamit ko si Kristo. Yung dating mahalagang bagay, ano daw sabi ni Pablo, Apostle Pablo? Basura yan, basura. Basura. Iba na yung mata ni Apostle Pablo. Ibang mata. Sa dating mata, mahalaga yung mga magagandang bagay sa mundong ito. Sa dating mata. Pero sa mata ngayon, basura yan, basura. Paano sa inyong mata? Ano po ang mahalaga sa inyong mata ngayon? Masarap pa? Magaganda pa po yung mga dating magandang bagay. Itong mata ay mapapalat, itong mata. Yung mata po ni Apostle Pablo, sa mata niya, yung dating mahalagang bagay, kahalagaan, dating pakinabang. Basura ngayon, hindi na mahalaga. Ang mahalaga sa akin ay pagkakilala si Jesus. Makamit ko si Jesus. Makikilala ko si Kristo Jesus na Panginoon ko. Kaya sana po yung mga kapatiran, meron din po tayong ganitong mata. Meron din po tayong ganitong tinga. Kaya nakatagong kayamanan, mamahaling Polas. Yun po yung process. Yun po yung procedure, process na nangyari hanggang dumating po tayo sa kaharian ng Diyos. Kaya kung meron po kayong ganitong mata, so mapapalat kayo, mapapalat. Kahit
hindi tayo mayaman, kahit may sakit pa rin, kahit nasa mahirap na sitwasyon po tayo, pero sabi ng Diyos, mapapalad kayo kung may ganitong mata at tinga. Mapapalad. Doon po yung ating pag-asa. Pagkatapos, ipag-pray po natin yung mga minamahal po natin sa buhay na wala pang ganitong mata. Okay. Kaya naghahabol pa sila sa kayamanan sa mundo. Naghahabol pa sila. Naghahabol pa sila sa mga pakinabang sa buhay. Samantalang malabo yung kanilang mata sa makalangin na bangkay. Okay po, ngayon po, dalawang parable, hidden treasure and pearls of great price. Dalawa po yung pinag-aralan po natin ngayon. Mga next Sunday, yung dalawa pa natitira, mustard seed and leaven, yung pampaisa, yun po yung pag-aralan po natin next Sunday. Let's pray together. Salamat po sa inyo, Panginoon, sa oras na ito. Bigyan niyo po kami ng mata na makakita ng tunay na mahalagang bagay sa inyong harapan. Bigyan niyo po kami ng tingin na makakarinig ng tinik ng Panginoon at gabay pagpanubay ng Panginoon sa amin. Nakita po namin kung gaano kahalaga ang pusong naghahanap ng katotohanan sa iyong harapan. Tulungan niyo po kami, Panginoon. Tulungan niyo po yung mga kapatiran na dumadaan sa iba't ibang uri ng pagsubok at tukso ng salibutang ito. Kung may kapatiran na nalulubok sa iba't ibang uri ng kahirapan, pagkalooban niyo po sila ng mga bagay na kinakailangan po nila at una sa lahat, patatagin din po ninyo yung kanilang pananampalataya na nangihina sa itong panahon ng pandemya. Yung mga kapatiran na natitisot o na bubuwar sa mga pagsubok sa salibutan, tulungan niyo po sila, asamahan niyo po sila upang bumangon muli sa pamamagitan ng inyong kapangyarihan. Ito po yung aming panalangin sa pangalan ng Panginoon, Jesucristo. Amen. Okay, maraming salamat.